Luz. Tatlo tunay na nagre-representa sa tatlo sa mga pinakabigating Korean idol group, hindi lamang sa Korea, kundi maging dito sa Pilipinas. Dong Bang Shinki o Toho Shinki ay binubuo ng limang miyembro at Cassiopeia ang katawagan sa kanilang fan club. Super Junior, ang may pinakamaraming miyembrong Korean idol group na binubuo ng 15 miyembro. F o Everlasting Friends naman ang tawag sa kanilang fast club. Girls' Generation o Sonyu Shide ay binubuo ng 9 na nagseseksihan at naggagandahang miyembro. So one kung tawagin ang kanilang fans club. Mga bagong iniidolo at kinababaliwan ng maraming kabataang Pinoy. Magmula sa ayos at nagtitingkarang kulay ng mga buhok, forma at estilo ng pananamit, hanggang sa kilos at pagsasayaw. Sinong mag-aakalang Pinoy pala ang mga kabataan? Hallyu o Korean Wave ang katawagan sa paglaganap ng Korean influences sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang na ang bansang Pilipinas. Nagsimula sa mga Korean drama series na sinubaybayan ng marami sa ating mga Pinoy. Sino ba naman ang makakalimot sa mga karakter na sina Johnny at Jenny ng Endless Love, Autumn in My Heart? Ang pinakaunang Korean novela na napanood sa kapuluan ng Pilipinas. Pinakilig rin tayo ng tambalang Jesse at Justin sa hit Korean series na Full House. Sinubaybayan ng maraming Pinoy ang masalimuot at puno ng tagumpay na pakikipagsapalaran ni Jang Gyum sa Korean series na Jewel in the Palace. Minahal din ng maraming Pinoy si Gum Jan Lee at ang F4 sa Boys Over Flowers. Sabay-sabay ding tinutukan ang love story ng isang mortal at isang fox na may 9 na buntot sa Korean novelang My Girlfriend is a Gumiho. Dinala rin ng Hallyu Wave sa dalampasigan ng Pilipinas ang mga nakatatakam na pagkaing ipinakilala ng mga Koreano. Lalo pang naging popular at matunog sa atin ang bansang Korea nang pasukin ni Sandara Park ang Korean entertainment scene. Sa kasalukuyan, maanghang pa sa kimchi ang kasikatan ng Korean popular music o ng mga K-pop artists sa ating bansa. Super Junior, Girls' Generation, SHINee, Wonder Girls,
Big Bang, Big ay isa lamang sa mga pinakasikat na Korean idol group na hinahangaan ng maraming mga kamataang Pinoy. Kamakailan lamang nang bumisita sa bansa ang grupong Zea na dinumog ng Pinoy fans. Patunay ng walang sawang suporta ng mga kabataang Pinoy sa K-pop music. Gaya na lamang ng Wonder Jams. Dito sa Unidan sa studio, madalas silang nag-e-ensayo ng kanilang mga sinasayaw sa saliw ng K-pop music. 21 ang grupong kanilang ginagaya. Annyeonghaseyo, Wonder Jams입니다. Annyeonghaseyo, I'm Jonah, covering Minzy of 21. Hi, I'm Johnny. I'm portraying Bum of 21. Hi, I'm Joanna. I'm covering CL of 21. 안녕하세요. I'm Maika. I'm covering of Dara of 21. That's 2006, 2007, ganun. Si Charis, di ba nagpunta siya ng Korea? Tapos, doon namin nakita si Kyu yun. Nakasali na nakaduet niya. Tapos yun, parang naingganyo kami na yes, yun ang boss. Sinerge namin yung bandang Super Junior kasi nakatilang na parang inas namin sa YouTube kung anong name ng group na kinanta ni Charis Pempenko. Kasi Super Junior nga. Yun, dun nagsimula yung K-pop addict na kami. Catchy song kasi yung mga kanta nila. Tapos parang nakakalo din yung mga looks nila bagay sa music video. Parang nakakainggan nyo manood. Kung hindi dahil sa sa K-pop, hindi kami marunong sumayon ngayon. Tigas-tigas. Ba yung singing, gano'n. Lagi namin yung silang ginagaya. Yung kahit sa wala ng tono. Wala yung sa tono. Minsan, talagang tas-tas ng kanta. Kaya kanta pa din namin. Go. Nanonood lang ng gano'n. Through cable yung gamit namin para sa TV. Kasi minsan lang din namin kami manood na ng TV ngayon dahil lagi na kami nasa internet. Tutok computer. Hindi KBS, Arira, internet. Para sa K-pop. Pero mas madalas yung internet. Kasi mas yun nga update. Gan. Minsan magda-download ng videos para sa uluhin yung sayaw. Hindi kami ganun ka active pagdating sa mga merchandise. Kasi, din eh. Minsan kasi pipigasi din kami. Yun, minsan walang pera. So, hindi kami masyadong active pag may mga gatherings. So, may mga pagbilihan na rin ng mga merchandise. Sa mga albums. Albums! Yun, albums, number one. Yes, sabi nga ba siya. Kaya yung kwarto namin, photo book. Albums, photo book, badge, posters. Posters.
Baller. Baller. Hindi naman karamihan kasi mga... Kaya yun, konti lang. Konti lang. Ano, minsan nahingi ako sa mami namin, tapos minsan tinitipid ko yung pera na meron ako. Tapos pag meron ko na rin album launch or something, yun na, gora na. Kaya sa sobrang panonood yung mga K-pop dramas, yung ibang words nila, minsan, yung mga expression nila, nagagaya na namin. Sa araw-araw lagi yun. Ay, guya! Oo! kahit mahalay sa amin, okay lang. Kaya kasi minsan hindi mo na din mapapansin na ano, nagagaya na namin. Pati yung expression ng pagbumukha. Sa fashion namin, de, syempre hindi pa namin nakikilala yung K-pop, hindi pa namin alam. So, kung ano yung suot namin, yun parang na parang walang pakialam kung ano yung tsura. Pero ngayon, kailangan namin giyahin yung mga damit ng K-popers. Yung parang... K-popers? K-popers. K-pop idols. K-pop idols, yun. Talagang sinesearch namin kung ano yung mga tsura ng damit nila para hanapin namin. We about to set the roof on fire, baby. Uh-oh, you better get yours, 'cause I'm getting mine. Mihigit isang taon na mula nang matatag ang kanilang grupo. Marami na silang pinagsamahan at marami na rin silang natutunan mula sa pagiging isang K-pop fan. Tulad na lamang ng pag-respeto. Kasi diba yung K-pop, ano sila, kahit one year lang yung tanda. So, gumagalang pa rin sila. Sa mga 1 year older sa mga, or minsan months nga lang. Talaga yung sobra yung ano, no? Ang respect. Ang tawag pa rin nila sa kahit konti lang yung agwat sa kanila, it's either only, yung gano'n, Nuna, Opa, gano'n. Dumami yung friends namin dahil sa K-pop. Marami kaming nakakilala ng mga mahilig din sa K-pop. Tapos, parang kakaintindihan, gano'n. Tapos ang nakakatuwa pag sa YouTube, kasi ang dami nagko-comment sa videos namin, dance videos namin na medyo magaling nga daw, parang yan. Nakakataba din yung puso. Yo, mas naging respectful kami. Kasi nga sila, ano sila, magalang sila sa kakanta. So yun, siguro nagaya na din namin. Ako sa mga lumang friends, wala naman. Kasi ang nangyari lang parang, basta nahilig ako sa K-pop para hindi nila minsan mag-gets yung ano ko, anong sinasabi ko. Parang ang ano nila. Sabihin, kunwari kakanta ko ganyan, ano yun? Bago pag sinabi ko, K-pop yun. Sabi, bigang parang tatahimik na lang sila, ganyan. Pero minsan naman may natutuwa. Minsan natutuwa. Yung parang nahihilig na rin sila. Naiinganyan na rin. Ito na daw yung body. Ito na lahat kami nagsasaya ako. Body, ano ba? Pati yung magulay namin. Yung body na rin. Tawag sa akin K-pop girl. Sa akin gano'n. K-pop. Basta pag narinig silang lokohan, niloloko na, uy, si Minzy! Uy, si Bumo! Kasi may nakanood nun ng ano, video namin. Tapos, yun, siguro, kinalat. Kasi yun, nagkakita. Uy, si ano? Si Sigil! Nasa na Wonder Jams! Tsaka minsan, once na makarinig sila ng K-pop, alam na nila kung saan sila lilingon. Kunwari, nandito ako, tapos nandun sila. Tapos K-pop yung song, lilingon sila sa hand, uy, K-pop ako, ganun-ganun. Yan. Minsan natutuwa. Doon kami nakilala sa school. So, umpisa lang naman kasi talaga pag kunyari, pag unang nakita mo ba, ay, hindi naman maganda yan kasi nga hindi na naiintindihan yung language. So, parang mas maganda kung magbibigay na lang kayo ng respeto sa may isa. Pero, dapat kung masyado. Siguro ano, try nilang tangkilikin yung K-pop. Try nyo pakinggan din. Kasi ano, di ba nga sabi, catchy yung song.
Tapos, minsan, kapag ano naman, ako, kahit hindi ko naiintindihan. Tapos na maganda yung tono. Pagkagustuhan niyo din siya. Uso naman na, ano rin naman sa internet na yung may English sub, di ba? May English. Tsaka magaganda din kasi yung meaning. Kaya, yes, try niyo din sana. Hindi naman masamang mag-try, di ba? Tsaka, huwag kayong maging ano, K-pop haters. Kasi ano, maganda naman yun. Mamabot kayo sa akin. Sasamply dito. K-pop na lang, hindi nga isa K-pop. Naging tulay ang pagiging K-pop fan nila para magbago ang ilan sa mga hilig nila sa buhay. Nagsilbi rin pintuan ang pagkahumaling nila sa K-pop upang magbukas ang mga talentong hindi nila inaakala mayroon sila. Tulad ng Wonder Jams, baguhan pa lamang ang grupong Big Bang Faction. Cover group ng sikat na Korean idol group na Big Bang, binubuo ng 5 miyembrong lalaki, at karamihan sa kanila ay mga estudyante. Sa isang fitness gym sa Intramuros sila madalas nag-eensayo, at pinalad ako na maabutan silang nagde-dress rehearsal. Isang K-pop dance contest ang kanilang sasalihan. Practice pa lang, pero bigay ito na ang bawat kita. Kitang-kita ang mag-specific. Yaman kami. Pagdating sa venue ng event, kahit puspos ang ensayo, ay ramdam ang kaba sa bawat isa. Anthony! Baon ng mga talento, lakas ng loob at suporta mula sa mga kaibigan, ay sumalang na sila sa intang bato. Todo bigay na performance level ang kanilang ipinamalas. Base sa kanilang kasuotan, tindig at kilos, isang pa ang yawa ng mga fans, animoy isa na silang certified K-pop artist. With their performance in the atrium in here, Korea. Also Bigumang maiuwi ang tropeyo ng tagumpay, ay masaya na rin sila sa mga palakpakan at hiyawan na kanilang natama. Ano yung
Pasensya ka hamda. Nagpapatuloy ang kanilang buhay bilang K-pop fan at tuloy rin ang pagpupursigi bilang K-pop dancer. Ako si Christine Machas, also known as Kwon Sangmi, member of 9pm's, I'm covering Taeyeon. Ang grupo nila Christine na 9 Flames ang maituturing na pinakaunang K-pop cover group sa Pilipinas. 10 taon nang nakalilipas mula nang maging K-pop fan si Christine. Una kong nalaman yung K-pop, news about K-pop music nung bata ako. Around grade 5, nung nag-flip ako through cable ng mga shows. Tapos yun, nakita ko siya sa Arirang. Mga concert ng iba-ibang artists. Tapos dun ko na siya simula ang kanta. Nakapagpahook sa akin sa K-pop, yung music nila kasi, per artist, talagang laging bago, iba-iba. Tapos yung mga costume, mga sayaw, tapos yung mga itsura ng artist nila. Nag-update ako about K-pop through internet, tsaka sa TV. Sa internet lang halimut. Kasi sa internet, yung internet yung pinaka parang main source ko sa update ng about K-pop. Kasi syempre, direct from Korea na mismo, kung ano yung ginagawa ng artist, nakikita ko siya agad. Tapos lahat ng update, pictures, sa internet, madali mo siyang makita. Sa cable, sa TV, madaming may Arirang kasi, KBS. Tapos dun ko napapanood yung mga concert ng K-pop artist. Kalimitan, simula pagising ko, yun nga, yung alarm ko na K-pop, sunyo siya din yung alarm ko. Kaya parang pagising pa lang, yun na yung napapakinggan ko. Tapos pag yung music papunta ng school, sa school pag walang ginagawa, hanggang gabi na yun, nanonood ako ng mga shows, music videos. Sa mga events, mga gathering, mini-gathering, sa gathering ng mga fan clubs. Parang dun ko mas na experience yung pagiging K-pop fan. Nabila ko ng mga merchandise kapag may nirelease yung na album yung artist na gusto ko. Tapos pag repackage version ng same album, bibilin ko pa rin. Tapos yung mga kahit anong ilabas silang magazines, mga singles, binibili ko. Kalimitan, baon ko kasi. Parang hindi siya nagagalaw kasi sundo ko sa school, tapos hatid. Tapos yung mga pagkain, dinadala na ko. So yung ipon ko, laging sa K-pop merchandise lang siya napupunta. Kung sa Korea mo siya bibilin, mas mahal. Kasi may shipping pa. Tapos one time, bumila ako ng CD lang. Tapos parang dun lahat naubos yung pera ko. Yun, parang dun ko nare-realize na parang ang laki na nang nagagastos ko para lang sa mga merchandise. Limited edition siya, kaya 10,000 siya. Tapos sinabayan ko pa ng bili ng photo book, kaya parang dumoble na yung presyo. Naging K-pop fan ako nung grade 5 ako, kaya parang more than 10 years na K-pop fan. Yung mga values, pagiging sociable mo, kasi madaming ang tao, kailangan alam mo kung paano mag-deal with them sa iba-ibang fandom. Iba-iba kasing fan, iba-ibang ugali ng fan, iba-ibang fandom. Siyempre pag nagsama, kailangan alam mo kung paano sila kausapin. Yung old friends ko kasi, parang hindi sila masyado mahilig sa K-pop. Kaya parang yung mga ginagawa nila, yung mga gusto nila, iba sa gusto ko. Kaya parang hindi kami masyado nagkakasama na ngayon. Parang na-detouch na ako sa kanila. Pero andun pa rin yung contact. Pero hindi about lang sa K-pop. Sa school, mas naging friendly ako. Parang mas naging open ako sa kanila. Inintroduce ko yung K-pop sa kanila. Tapos open din naman sila sa akin. Nakikinig din sila ng K-pop. Nakikisayaw. Kahit minsan parang inaasar nila. Pero nakikijoin. Makikita mo, nakikijoin naman sila. Yan, sa lifestyle ko, nabago yung pagiging K-pop fan ko, yung pagiging active ko ngayon.
active kung saan may event. Parang lagi ako nasa labas. Madami akong taong nakikilala. Tapos yung madaming friends na nakikilala. May active masyadong lifestyle. Pinaunlakan ako ni Sangmi na silipin ang kanyang silip, pati na rin ang kanyang mga K-pop connections. So yeah, and ito si Mini J. Diyan yung baby. Tapos parang hindi siya masyado halata sa kwarto ko na K-pop. Parang nakatago lang siya lahat. Dito lahat ng posters. Lahat yan. Dito ang puro dong siya. Tapos may nagsama pong picture ka. Yan. It's not funny gifts. Bigay ng fun. Yunsu, tsaka si Ano. Si Yutsun. Yutsun. Tapos dito nakatago. Poster ulit. Dami-dami yung poster. Ito yung pinaka. Pinakamahal mo. Hindi ko naman siya natutaw. Dongbang siya, limited edition. Dalawang city lang siya, tsaka isang paso. Wala pa yung beach. Hindi ako nang dito. Naka-plus. So, si Jay. Si Jay Jung pa rin. JYJ naman. Song Bang Chris. Wait, what about it? JYJ. Mas katama. So lahat siya naka-plastic pa rin. May rod ng Dongbang. Tsaka Doshite. Sa Korea mo ba in-order? Oo, na-order ako online. Tapos, sinishin. Mga single ng Dongbang. Pinakauna na yung single. Eh yung Dongbang ngayon, dalawa na lang sila. Nabili ka pa niya. Ano siya? Ayun, simula nung nag-iwala yung Dongbang. Tsaka JYJ. Jejong ako eh. Kasi JYJ yung kalimitan na yun. Pero mahal ko pa yun. You better run, 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 run. Run, 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 run. E putyaba to kwansin ka delay. Hindi lamang pera ang ipinuhunan ni Christine sa pagiging isang K-pop fan. Hindi maging panahon, talento, at buo niyang puso. At upang mas lalo nating maunawaan ang pagkahumaling sa K-pop ng Wonder Jams, Big Bang Faction, ni Sangmi at ng marami pang kabataang Pinoy, kumonsulta ako sa isang eksperto sa kultura. Appealing yung tunog, yung pagkakaproduce ng kanta halimbawa, it's very appealing. Bukod sa pagiging appealing, yung steps na ginagawa pag nilapatan na ng sayaw, at higit sa lahat, may tinatawag tayong X-factor. Yung X-factor na yun makikita sa personality ng mga Korean artists or Korean actors na gustong-gustong ginagaya ng mga Pinoy. Mula sa buhok hanggang sa pananamit, lahat yan kinokopya ng Pinoy. Naging appealing siya sa maliit na grupo noon hanggang na-infect na ang buong community o ang buong Pilipinas. Kumbaga, everyone started loving or liking Korean culture or pop culture. Well, nagiging acculturated. May tinatawag tayong acculturation model or theory. Kung saan, hindi natin namamalayan na na-absorb natin yung culture ng iba. Kasi nga, engross na engross tayo sa pinapanood natin, hanggang ginagaya na natin sila sa pagdadamit, sa pag-ayos ng buhok, etc.
So na-acculturate tayo. Ano ang nangyayari ngayon? Bumababa yung level of culture o yung level of identity nung nag-a-absorb na kultura. Halimbawa, ikaw ang hilig mong manood ng mga Korean films or Korean shows. Nagugustuhan mo sila. Dahil nagugustuhan mo sila, nawawala na yung identity mo bilang Pilipino. Kung paano mag-ayos noon ang mga Pilipino, kung paano magdamit ang mga Pilipino. Unconsciously, you are being acculturated by the films or by the shows that you are watching. Advantages, of course, we learn other culture. Advantages, again, we learn to appreciate, we learn to expand ourselves through our exposures with other culture. Disadvantage, we tend to experience cultural confusion or identity confusion. Nako-confuse na tayo eh. Parang pag nag-ayos ka kasi ng Korean itsura mo, pag Korean na itsura mo, parang iisipin mo, Pilipino pa ba ako? Parang iba na kasi how you look, how you think, how you act, ibang kultura na. So nagkakaroon ng cultural crisis or identity crisis pagdating sa kulturang meron ka. Although, we have to look at it positively kasi nga, lumalawak ang perspective mo. Hindi ka nakakulong sa, ay, ito lang ako. Ah, dapat pag alas 5, pauwi na ako ng bahay. At dapat pag alas 7, tulog na. Kumbaga, gone are the days na ganoon tayo. Isang psychologist ang aking pinapalayam upang hinga ng paliwanag tungkol sa mga pag-uugali at kilos ng mga kabataang Pinoy na lulong sa K-pop music. About youth, pag sinabi natin mga kabataan, meron tayong sa psychology, sa psikolohiya, meron tayong bracket na sinusunod.
Sa haba ng hila sa kabila ng tirik na araw at sa pagdumog ng mga tao sa tuwing may K-pop event, nangangahulugan lamang ito ng isang bagay. Mapabata man o maging mga matatanda ay nabihag na ng gayuma ng K-pop music. Iba't ibang tao, iba't ibang pag-uugali, iba't ibang personalidad. Iisang musika ang sa kanila'y nagbubuklog-buklog at nakapagbibigay ng tunay na kasiyahan. Ako po si Rom De Francisco at ito ang aking dokumentaryo.